Thank you.
lagi di kata saya. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Nah, itu menurut dari jalan dan kebeta yang pertama. Tadi diberi semua kepuri atas selamat kepada Allah. Welcome to my personal prayer, Karol. Thank you for visiting your church. Welcome to my own announcement. So, therefore, I welcome to the Sister Jesus of the Week. At alam po na kasi sa siya, mga kapatid, ano po, may kailangan sa lahat ng pag-ikirin ngayon, ang pagkakit ay pinapatan, at sa tulip ng buhay, ano po, at malayo sa mga kapatid na ito. Yan ang pangasalaman na yung ibigay, ito yung Panginoon, ang papuri, at pasasalaman, at pasasalaman sa kanya. No? So, pasasalaman tayo sa ating mga participant, sa nagpakawin ko ay,
Kemudian yang pergi dan bapa tu sama pergi, sama pon dan sama meninggal, sama bangun, sama pon, kemudian di cari wain, angkat bila video, berkat sebutoh dan alimnya arau yang kita wah menyenangkan, lahat semua pun dibagai dengan pon sebaik terpakit dan tersibuk dengan arau dan biar mereka mengerti arau dan sebagainya. Sabado ay yetong tekenya ito binagbala at dahil dito mga kapatid tayo lahat at tayo maangan ng mga kumapakanya sa Espiritu na kapapalan ay may kapayapaan. Pulihin ang Diyo. Hindi ang kalahalain makikita ko sa hindi mas kalaroro. Kung po pwede nga lang tanong dua pa ako ito mga kapatid at siya ang kumita. Pastor, kayo po ba yung nalimutan? Wala pa lang lang. Kaya tulungan ko, Pastor, ako ang hindi na harapan ng Diyos. Salamat. Sa gabag ito, mga kapatid, kaya ko nagpapasalamat sa Diyos sa pagkat sa kabila ng katotohanan, sa kabila ng mga nangyayari sa kapaligiran sa buong mundo, ay nakikita pa rin natin sa kapas ng mga hindi sa ating mga mga kapagkat totoong nakapagmuti ng Diyos sa atin. Pwede ka rin natin sapagkat wala sa atin dito ang nakaranas ng mga nangyaranas ng mga kababayan natin na nasalanta sa lete, maaaring kababayan natin na sa Japan o mga taong nalulukot sa pagkakusti tayo sa manungyayari sa ating mga kapagkat. Kapila rin ito, tayo magalak sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na nangyayari at ito ang siyang katotohanan. Purihin ang Diyos. Ang buong libro nito mga kapatid, kung gusto niyo malaman, ay speak of, I will speak. Sabi sa akin ni Sister Lisa, kung may speaker ay si Yen, Sister Yen ni Adam, si Brother Pascual Rizita. Ngayon tayo po, bukas na lang po si Sister Lisa ang pagkita. At inibig ko kung ano ang dadalhin ko sa inyo kung pagkakalawa natin sa inyo ito. Subayos meron akong nais mga kapatid at ako rin kapasalamat ng Diyos na pinigay nito para sa atin lahat. At pamagat ko ng ating mensaheng ito ay resting about His grace, much more about. Kung saan namamayagpag ang kasalanan, ang awa, ang biyaya, ang grasya ng Diyos, at may ibang sakit pa kaysa nito mga kapatid. Abad na dyan pakisunod. Pagkatapos. Ayaw ko mga kapatid. Salamat sa very talent na nakakon ko. Gusto kong bigyan tayo ng ilang minuto upang basahin ito mga kapatid. Siguro kung makita mo yung dalawa. Siguro sa minuto kaya. Pinapansin, matang pinapasa yan. Ah, sa text,
sakit. Okay. Jadi sedikit-sedikit, most of them are made of ng lalaki, masculine. Okay? Very good observation now. Mabit, ito yung listahan ng mga nuno o pinanggalingan ni Jesus sa account ni Matthew, pagkat may account naman si Lucas niyan, mga kapatid. At kung mapapansin niyo, tama yung observation ni Brother Judy, kapagkat ngayon ay meeting si Matt, awin yung tweet. Alam ko kung sa limitan na rin, kasi nabasa sa diaryo, may article na tungkol sa mga bari. So, I think, siguro naisip ko na itong buwan na to, ay meeting si Matt, awin yung tweet. Mga kapatid, meron tayong mapapansin diyan na mga pangalan ng babae. Una, ay, Regis, hindi ako na nakasok mo yung mundo. Bakit hindi ko nga nakita, tama sa titik mo na lagi na. Di ba may ako yun, may post and open for a decision, hindi yung sila. Anyway, mga kapatid, hindi pala na natin na patama pala mga kapatid. Hindi na pala sinundin pagkakasunan ko. Na papapa. Okay? Anyway, diyan mga kapatid, sa pagkatapos ng Buddha, di ba yung parang sa atin ng Buddha, pag yan din mo na mga kapatid, at may Terek and Terra, si Terek and Terra ay anay ng Buddha kay Amar. Amar, dito mo nababalik ng mga kapatid, hindi na sa mga kapatid. Amar, tapos pagkatapos nga ang Aminada, Passion, Parabon, Boaz. Pagkatapos ng Boaz ng kapatid ay si Obed. Si Obed ay anak ni Boaz kay Ruth. Okay, pangalawang babae niyan. Yan mga kapatid, nakalito po yan, nakatala po yan ni Matthew, tapos ni Matthew. Pagkatapos naman, si Jesse, si David, ayan. Jesse David naman, anak ni Solomon, ang kanyang nanay si Bathsheba, na asawa ni Matthew and Uriah. Pangatlo, pagkatapos ng mga kapatid ay si Obed, tapos yung pinanganap ni Obed si Jesse, na siya naman tatay ni David, si Jesse ay anak ni Obed kay si Solomon. Solomon ay nanay, ay anak ni David kay Bathsheba. Okay? At pagkatapos ng kaunibigan, mga kapatid niyan, ni Joseph and Mary, at ang anak nila ay mga kapatid, meron siya ulit ang babae na nabanggit. Subalit ang nais kong dalhin ng ngayong gabi ay tungkol kay Tamar. Hindi naman natin kaya kung si lahat ng mga kapatid sa gabi nito. Yung si Tamar ang gusto ko dalhin sa inyo ngayong gabi nito. Sino ba si Tamar? Sa Biblia mga kapatid ay may apat na Tamar. Yung isa, place. Yung pangalawa, yung daughter-in-law ni Buddha. Na yung nanay ni Tera sa Tere. Pangatlo, yung anak ni David na ni-rape ni Amon. Nakalala niyo yung nakaraang leksyon natin? He was outraged by Amon. Kaya pinakain ko ni Absalom. At yung pangapat mga kapatid ay anak din ni Absalom, ang pangalan din ay Tamar. Napakaganda. Siguro ay naisip niya maganda ang kanyang kapatid. Na ang pinangalan ko siya, si Absalom ang kanyang pinangalan din Tamar. Alam niyo ba mga kapatid na sa listahan ng mga Hudyo pag sila gumagawa ng list of ancestors nila, hindi kayo makatakita ng pangalan ng babae. Kaugilian ng mga Hudyo, hindi kayo makita.
nangyari lamang dito at tao si Matthew na may limang babae na nakasama. Okay? Nung araw ang pakiintindikan tayo sa mga babae, halos walang karapatan na lipunan. Unang-una, hindi tinasama sila sa genealogy at katawa. Pangalawa, pagka nagkakaroon ng mga banquet o mga social gathering, ang mga babae hindi tinatawag, hindi pinapasali ang kasama ng mga baka at kung mga tao may mga pantanan, they hindi sila tinatawag. Dahil mga patila, pangatlo, yung kanilang testimonya sa korte ay hindi tinatanggap ng Jewish court. Okay, no? Nakita kayo ng simen. Pagka tayo babae, pag hindi mo kayo ng Jewish court, mga patay, bali wala. Pagka meron ng hindi mo lalaki, masigit ang testimonya o ang pagtoo ng lalaki. Okay? Yun nga sa 5,000 na pinapahin ng Diyos sa natin Panginoon sa Kristo, sa bilang mga patid, women were not included. Ganun din ang mga bata. Only men. So mga patid, pag iniisip ko ito mga patid, parang ba ang kalagatan natin sa bahay ng mga patid ay ang pagkaroon ng anak. Ang daan mga patid sa panahon noon, pagka kayo ay walang anak, kinukonsider kayo cursed ng Diyos. Kaya niyo ha, ngayon nga eh, mas mainam na ang mga bahay ngayon dahil nagkakaroon na sila ng protection, ng equal rights sa mga lalaki. Although may mga lugar na siguro sa buong sa ating panig na mundo na mayroong pagigit ang right ng mga lalaki. Diba? Sa Middle East, medyo mababa pa rin. Ganun ang kapalitan. Ngayon na dito ay mag-focus tayo kay Tamar. Na Genesis plus nga ang Genesis chapter 28 at 38. At konti-unti natin, hindi ko na kaya ang mga pag-uupo at pagkat nakapangawar at hindi ko alam ang mga pagkatapos ito. Samantala tayo ako ng Patrika, yung nagdala natin yung nakamplas sa ating discipline. Genesis 38. Chapters 1 and 2. Okay. Ito mga kapatid ay kwento ni Huda. Ito ay chapter 37, ang kwento ni Huda na naingit yung kanya mga kapatid, tinapon siya sa balon, at kung tumadaan ng mga Ismailita, ay naisip ni Huda, eh ano ba ito kung pinagawa natin dito sa ating kapatid? Baka pag pinagay natin siya, ay malintitan, eh pagkikita natin, ikita pa tayo. Okay? So, kinuha nila si Jose at ibinenta sa mga Maylita, sa mga Midianites. At pagkatapos mga kapatid, itong tapos ng chapter 38, naputol yung kwento ni Jose, tumingin itong kwento ni Buga. Okay. Ibigyan ko ng konti, mga kapatid, ha? Si Buga ay nakapagkatawa ng anak ni Shua na babae. Siya mga kapatid ay hindi isang Israelita, isa siyang Jose. Pagkatapos noon, siya ay nagkaanak at ang anak nga ay si Pares at si Zera. At pagkatapos noon, ay namatay si ay Onan, yung pangalawang anak ng amatid na lalaki.
Sumipit ka na tawa ng kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng tindi ang iyong kapatid. Mga kapatid, noong unang panahon, kaya nang natawa ang mga babae. Pagka ikay babae, may napangasawa ng lalaki na matay. Yung susunod na pananay doon, magiging asawa mo. Ang sabi nga ni Buddha, tumitin ka, tipingan mo si Tama. Eh, nangyari ng mga kapatid kay Tama ay kay Ona. Ayaw niyang ibangon yung lahi ng kanyang kuya kasi eh, nakapag-slide sa tipping ay kanyang sinasapon ang kanyang pamilya. Nagalit ang Panginoon, yan po ang ginagawa niya. Nagagalit ang Panginoon, pinatay siya. Pagkamatay ng mga kapatid, eh, ganito ang nangyari. Alam niyo ba yung mga kapatid, yung kanyang mga kaugalian ng panahon na yun, patas siya ng pupunta pa. Ang tawag niyan ay late-rate marriage. Ang late-rate marriage, mga kapatid, kapag ka namatay ang yung asawa, ang susunod na lalaki noon na walang asawa ay yung mapapakasawa. Hanggang sa maubos yung mga lahi ng lalaki ay hindi mo nagkasawa, ito pareho ang asawa. Gaya ng nangyari kay Ruth sa Katay Boaz. Diba? Wala ng anak ni Naomi. Yung next king na mga kapatid ni Boaz na nanggap niya. Pwede na mabuti tanggap ni mga kapatid sa Diyos. Ang may 25 na kapatid mga kapatid niya. Kapag kaayaw mo, nasabihin yung babae balo, pupunta siya sa daan, sa pintuan daan, doon sa mga matanda. Sabi niya, ayaw ibangon ng lalaki ito ang lipi ng kanyang nakatandang kapatid ng lalaki. Gagawin niya ng matatandang mga kapatid kapagkat doon ang punong sa bukana ng punong bayang kapatid kung doon ang itipo-tipo na ito ng matatandang mga kapatid. E doon ang sinadala yung mga tanong nila, yung mga kanag-hearing, yung mga reklamo mo, yun ang pinag-report nila. At yung mga elders, yun ang nakikinig sa inyong mga reklamo. Kasausap kayo lalaki, o bakit ayaw mo? Ayaw mo po. Pwede din naman sabihan. Tawagin niya yung talo, umarito ka. Ayaw niya. Ang gagawin na babae ng kapatid, kulturaan niya sa mukha yung lalaki. Kulturaan niya. At ang magiging tawag sa kanyang bahay at kanyang sa bahay ng kapatid, lalaki ka yung di mo tinindig ang lipi ng iyong mga kapatid kapatid. Nakuha niya mga kapatid, hindi kong gusto mong palitangin na gusto mong sabihin sa inyo. Ang tawag ng mga kapatid ay leverage. Ang leverage, Latin word, ang ibig sabihin, brother in law, or a kinsman. Pasahan namin ang chapter 9, at nalaman ni Ona na hindi magiging kanyang hindi at nangyari kapagka isipin siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinagusun niya sa lupa na huwag lamang niya bigyan ng bindi ng kanyang kapatid. Kaya pinatay din siya ng kapatid. Sa chapter 10, then, God destroyed him. Sa chapter 11, na magkagayon, sinabi ni Huda kay Tamar sa kanyang manunggang na babae, manatili kang baong sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela o Sela sa Inglis, na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ang hindi siya mamamatay ng lumahon gaya ng kanyang kapatid at lumahon sa Tamar at tumahal sa bahay ng kanyang ama. Mga kapatid, kawawa ka bahay mo. Limbawa, mayroon ba maliit na lahat ng gusto mong kapatid yung pananay? Ihintay ko yun. Ihintay mo. Huwag na huwag ka mag-aasawa. Huwag na huwag ka mag-aasawa. Kasi siya na mga kapatid, hindi naman nabang kikinig ng mga ibang lito mga kapatid na natin yung church ko. Hindi naman nabang kikinig ng tao sa tela. Basta ang sabi lang, dun sa today's version, until he grows up. Sa pagtagal ng mga kapatid, hanggang siya'y tumanda, hanggang siya'y tumaki. Ganun lang. But never na na-mention kung ilang taon na sa kailan.
na hintay at tumukong kayong tamang mga kapit. Kapagkat gusto niya magkala. Sunod mga kapit, chapter 12, at nagdaan ang maraming araw at namatay ang nasaling babae ni Suwa na asawa ni Huda. At nag-alit si Huda at umawag sa Timna sa mga lumusupin sa kanyang lupa o lupa, siya at ang kanyang kaibigang Hira na Abdul Lamita. Mga kapit, alam mo ba yung pagkagumpit ng kalahit ng lupa ay siya Shif Shirin. Naalala ng mga kapit, noong si Nabal na asawa ni Abigail ay nagpatupik ng mga ng buhok ng kanyang natupa. Pagkatapos ng kayamanan noon, hindi pera. Hindi kung may mansion ka, hindi kung ilan kung kotse meron ka. Ang noong panahon na yun, nagsasabing mayaman tapos ka marami kang tupa, patahan, yung kambingan, at iba pa. Nabal mga kapit, kung di ako nagkamali ay may 3,000 tupa at 1,000 ang kanyang kambing. Ang shift theory mga kapit, pagka ito ang panahon ng shift theory sa taon, festivity. Masasaya. Pagka bakit? At kung ano kapit, pagka ginugpit ang mga balahibo ng tupa, pera yan. Ginagawa sa kanyang ginibenta yan, ginibenta yan. Kaya masaya, para itong harvestan, kung pala yung tipo ang pinag-usapan. So, festive food ang dating noon. Ngayon, ang ginawa sa Huda, nagsaya siya kasi nakuntay niya yung tawa niya. Nagsaya siya kung sino-sino ang tawa niya. At ganito ang nangyari. Patuloy tayo. Sa chapter 13, at nabalita kay Tamar na sinasabi na ito ang iyong diyan ng lalaki ay maawal sa Timnah upang pagpita ang kanyang mga tupa. 14. At siya ay nag-alit ng suot pagkababo at nagtakit ng kanyang lambong at pagkatakit ay naupo sa pasukan ng inay na nasa daan ng Timnah sapagkat sa kanyang pagkakanya nakikita na si Stella ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay sa asawa. Mga kapit, nalimutan ni Huda. Hindi ko alam kung nalimutan o sinadya. Basta nalimutan, hindi pa nalimutan sa kanya. Eh malaki na si Stella, ay kung si Tama, naghihintay, kung ilang taong hihintay, pagtapos malaki na wala, hindi pa ibinibigay sa kanya. Nandun siya, nagpumukok doon sa bahay ng kanyang ama, naghihintay kay Stella. Okay? Ngayon, nang makita siya ni Huda, ay ipinalagay siya ang patulog sapagkat siya ay nagtakip ng kanyang mukha. Mga kapit, noong unang panahon, kapag ka ikay balo, may tungkad na makikilala ka ikay balo. Abalo. Ay, hindi ko pwedeng mag-tot ka ng miniskirt. Ha? Ang sok mga kapit ay yari sa tatlo na itim. Black sackcloth. Para mas makilala ka kay Balo. Ngayon, ang ginawa ni Tamar, ang hirapan na yun. Nagsuot siya ng suot sa kitang patutok. Doon pala ng mga kapatid, nakikilala kayo ng isang patutok. Hindi namin ang kailangan ng tanong ka. Pag nakikilala ka, patutok pala ito, o pwede lamig ka. Okay? Tuloy tayo. At tumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito na, ipinamamanding ko sa iyo na ako'y pagpipingin ko sa iyo pagkat hindi niya nakilala ng kanyang matugan. At kanya sinabi, ano ang ibigay mo sa akin sa iyong pagpipig sa akin? Mapatid, ito hindi sinasadya, hindi ituda. Kaya lang tumuda, eh, dahil nag-alit sa kanyang sarili, mali ang kanyang pinuntahan. Mali ang naging conversion niya ng kanyang panunukan. Namatay ang asawa niya, wala. Panahon ng shift-shirin, festivities, yung pagpunta niya sa sinang mga tingnan,
sila sa lapakit. Inakita siya ni Tamar. Ang pwede ng ating niya lang. Lumaki na sila, hindi pa ipinibigay sa akin. Hindi dito ako nabuburo. Ilang taon ako naghihintay. Kawawa na ng mga kapit. Ang ginawa niya si Ali Tamar. Inubad niya yung kanyang damit magkabaho. Nagpalit siya ng damit at umupo siya doon. Sa upuan na kung saan maraming tao ang dumadaan. Noong panahon ngayon mga kapit, makikilala mo ang isang patutot in some way. Una, yung kanyang kasubukan. Pangalawa, kapag ka ang babae ay umuupo doon kung saan maraming lalaki ang nagdadaan ay hindi gawain ng isang mabuting babae. Kahit kung siguro pa naman yun. O siguro hindi masyado yun. Siguro kung panahon na wala natin. Kung panahon na wala natin, kapag kami sumusunod na lalaki, eh, kung ano siya, balita, tumatak po. Ha? Hindi ganun din sila ng araw mga kapit. Ang mga babae ng mga kapit na pagpunti ko bari ang nagkakad na tungo. Na kapag ka nakakita na lalaki, umiiwas at nakatulong siya. Pero ang babae sa puso ng mga kapit, taas mo at humihintan pa kapag ka dumadaan ng lalaki. So, nakikita na mga kapit. Kung ano lang ang babae ka sa pamagitan ng panagbit, sa mabuhay ka ng iyong gawin, na umuupo ka ba doon sa mga daan ng maraming tao o sa lupa ng panalaki, at ang iyong pagkintan, na para ba kang wedya. Ganun sila mga kapit. So nakita ni, Yuda, itong tamar na kapit, eh nakatapos ang kanyang kapit, hindi siya nakilala. Bakit si Yuda, pwede pa siyang kumpingan? Kasi si Tamar, pwede. Ano na ba nang ibibigay mo sa atin? Sabi natin mga kapit. Sa 17, at kanyang sinabi, padadala ng tayo ng isang anak ng kambing na mula sa tawad, at kanyang sinabi, bibigyan ba ako ng tanda hanggang sa mali sa dalawa? Sabi ni Buda, bibigyan kita ng kambing. Wala na si Per, mga kapit, hindi ka tulad mo yan. O sige, 550. Ganun, di ba? Ano, hindi. Kambing, lupa, at lupa. Nakarita yan. Sabi naman ni Tamar, paano mo lang kung nakasiguro na bibigyan mo nga sa akin yun? Baka naman pagkatapos mo lang, pigyan kalimutan mo na ako. Maonse, eh ayaw mo po onse, mga kapit. Di ba? Sabi ni Buda ito, patuloy natin. At kanyang sinabi, anong sanglaw ang ibigay sa iyo? At kanyang sinabi, ito sagot ni Tamar, ang iyong sinigay, at ang iyong pamingkin, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang pinagbibigay sa kanya, at sumiti sa kanya, at siya'y nagigil sa pamamagitan niya. So yung pinakasiguro mga kapatid na babalian siya at ibigay yung kambing na pinangako niya, binigay na muna yung kanyang sinte, yung kanyang pamitik, at yung kanyang tap. E, umaya siya ba? Sumigil siya. Pagkatapos yung mga kapatid, upad yung tapar yung kanyang diintang pagkapatutok at siya'y nagpinsulit ng pinis ng isang babae balon. Ngayon, patuloy natin. Okay. Mga kapatid, pagkatapos doon, hindi pa sa silang buwan, at ganito ang nangyari. Yuda, ang iyong malugang na si Tamar, hindi. Ha? Hindi maaari yan. Dapat siyang patayin, patungin. Si Tamar, pagkat ang sabi nga ni Buda, umingkat ka ang iyong ama, manatili ka ron hanggang lumaki si Stella. Pag lumaki ng aking anak, ibigay ko sa iyo.
sama kita sendiri seperti dengan Allah sendiri seperti menurut lelaki yang pertama tentang yang Bapak Ibu Allah pindah sama kita menurut sama satu juga patahin mungkin akan dekat sama seperti itu. Inilah telah kita kembali masing-masing Allah Bapa dekat. Bila bahasa sebagai sebutia, mereka itu sebagai bulan, lelaki kita telah segar dari yang kumis atau kering. Walau yang bang, kembali lang, pernah menikmati sebutia kita telah segar. Kembali. Inilah telah kita dimasuki tubuh pelata para pemimpin utama. Tuhan kita telah segar dalam seperti itu. Kita maaf. Nanti kita mengetahui apa kesempatan kebalik. Tapi yang cintai dia, cintai Allah kita. Beri baru dibidai itu. Itu tumpul alam pemimpin, itu sisi. Itu mispah kekurangan kodur, mengakhir di nadara. Maka itu, maka kita menunggu kenaikannya, nakannya pelayun. Pekat bagi penyakit seperti pindahan, mengakhir semua dalam kaya bingkai kambing, mengakhir siya, kita dalam menyakalan kita makin kemarin. Kepaannya pembakit kita yang pilih kesenang balok. Di hitam balok, tak pula ada yang semua dahan dan kesalahan adalah yang semata. Mari menegak Allah seperti menanggung di sosial. Tak melalui menunjukkan. Dapat ayin. Masih kan ibu demah seperti itu, hanya selisi. Hanya pemikir. Hanya tak tumpul. Ang lahi, patay
datang
satu bingkai roh. Satu bingkai roh. Ini akan mencapai sejumlah nanti yang saya guna, panamun tayo menguna untuk ini akan mencapai kuya. Nah kalau ayah ini hidup lagi. Kita akan menerima. Dios, adikikan dengan manjika kuya. Bukan mau baik itu mau pakai dan tidak menegak dan sama perintahan dan ancestor. Ainginan Tuhan upah itu amprofisia nama itu nama yang api tangannya untuk Kristus yang patut bar. Maari kita bawa kita api mau pakai. Ainginan kita tunggalan Tuhan. Nasa darah kita penahun. Tayu lahat. Onti. Kung tayo. Ainginan kita. Nada kita. Kemudian tanya mahapati. Menangkan kos agar ditunggu kalau melakukan pilihan yang tidak maaf. Walaupun kami ikhtiin dengan diri kita. Istiqin nanti yang baik di rumah ini. Hari malam. Tandaan itu seperti itu. Nah, pegang diri nada bang awak apa-apa. Bukan saya kan. Di pandang rasa Allah. Di pandang rasa kekuatan dan ketawaran itu. Sepakat pengenalan mendekat ke sana hari di bola dan pengenalan seperti maha awal dan kuasa kuasa Allah. Menegak kata apa pun menegak kata apa pun saya mendengar kata-katanya. Maka seperti pengertian kehidupan. Tapi lada tak terbahai. Maka persesan itu usia itu gitu ya. Reminder seperti dengan sama penjaga luar pekerjaan satu lagi tidak. Nah, mengambilan Thank you.
Bye.